So, mga babate na yung mga baba, meron tayong naputol sa ano. Naputol tayo sa Shopee. So, tingnan nyo ito na bili ko. Pang night ride siya. So, nilalagay ito sa helmet para dagdag visibility. So, tingnan nyo mga papa. Ayan. So, pag kinlik nyo na isang beses, iilaw siya. Second click. So, para siyang warning or nagbi-blink siya. Then, yung third click niya, ayan, so alternate siya. At yung pang-apat na click niya, doon siya mag-turn off. So, built-in yung battery niya. So, rechargeable siya. So, dito, meron siyang port dito. USB type. No? So, pag binili mo siya, meron na siyang ano, kasamang charger. So, bali, charge na lang natin siya pag nalabas. So, tingnan natin papa kung paano ilagay natin ito or install natin sa helmet. Kasi, madalas tayo mag-night ride. Especially sa expressway. Eh, masyadong maliit. Masyadong maliit pag nakamotor ka lang. So, dagdag visibility na rin at safety. So, install natin sa helmet natin mga papa. So, ayun mga papa, no? Ang kakabitan natin ng ating safety feature na ilaw para sa night ride ay ang EVO DX7. EVO DX7. Kabit natin siya dito sa likod. So medyo matatakpan natin yung ano, yung logo niya, pero para for me, para sa akin ano, mas safe. Mas pipiliin yung safety kaysa sa forma. Okay lang na matakpan yung EVO. Or better rin dito sa ibabaw. So I think mas maganda dito sa ibabaw. So ito yung option ko. Pag dito, matatakpan yung pangalan. Pwede naman din siguro dito. Pwede rin siguro sa ilalim. So, I think dito siya sa ilalim. Mas fit na fit siya. Pag dito natin ilagay. Sakto yung curve niya. Sakto yung curve para dito sa curve din ng helmet natin. So, paano nga ba siya ilagay? So, meron tayo dito magic tape. Double-sided. So, kita nyo mga papa, medyo matigas yung tagkal. So, dalawang double-sided ito. Tapos magic tape. Isa sa helmet, then isa para dito sa mismong ilaw. Para natatanggal din siya. No? And so, pero I think pwede na rin itong ano, permanente dito. Kaya lang, so kailangan mo siyang tanggalin pag i-charge mo na. Kaya dapat detachable siya. So, ikabit na natin siya mga baba. So, ayun mga baba. Nakikabit na natin siya sa ating helmet. So, ganyan yung itsura niya. So, dagdag safety feature din yan. So, try natin. Ayun. So, I think okay na yan yung ganyang pwesto. So, kita ka niyan sa malayo. Dagdag visibility. Aside sa meron naman tayong taillight. Na? Aside sa meron naman tayong taillight, dagdag visibility na rin para siguradong kita tayo. Kung ako pa pipiliin sa tatlong mode, ito yung first mode, then second mode and third mode. So I think sa second mode ako para ito sa nagbi-blink. So I think ito yung pipiliin ko kung gagamitin ko itong helmet light natin. I don't know kung anong tawag dito, ano? Yung dagdag visibility. So I think ito gagamitin ko
pag nag-night ride tayo, no? Ayan. So, dagdag visibility, dagdag safety, and ayan. So, bagay na bagay para sa mga kagaya nating mahilig mag-night ride. Ako kasi, pag nauwi ako sa amin, galing sa trabaho, weekly or monthly, dumadaan ako ng expressway. So, maliit ka masyado para sa mga sasakyan, sa mga naka four wheels, especially sa mga naka truck. So, I think this is necessary na magdagdag tayo ng visibility para sa safety na rin natin. Ano? So, tingnan natin mga papa kung hanggang saan tatagal ito. Kung gaano katagal yung battery niya. So, I think di ko na siya papatayin ngayon para daw hindi ko siya gagamitin. So, titingnan ko na din yung duration ng battery niya kung kailan siya malolob. But then, i-charge ulit natin siya at ng panibago. EX7. Alright. So, ayan lang mga papa. So, sa mga gustong maglagay nito, so, choice niyo po yan. So, para sa akin, safety lang talaga. So, lagi kong iniisip mga papa, safety versus forma. So, syempre, doon tayo sa safety. Ayun lang mga papa, so that is for today's video. And arigato. Thank you. Bye-bye.